Mia, ikaw daw ang pinakamayaman. Hindi ko alam, Tito Boy. Napanood ko nga din po yung mga interview na yan. Hindi ko rin po alam saan nila nakukuha. Ako yung pinakamayaman. Siguro kasi nga, Tito Boy, parang yung business ko ngayon is marami ng branch yung negosyo, yung Yoshimitsu nga. Yung restaurant. Yes, yung restaurant. Baka kaya kala nila, parang ang yaman-yaman ko na. Talagang yaman-yaman, pero ang yaman ko na. Mayaman ako, Tito Boy, kasi bawal daw sabihin ni tayo mayaman. Tama yun. Oo. Mayaman tayo sa lahat Friend, ng bagay. Ikaw naman pala Friend, baka naman. Buhay ng asawa ng politiko, ng vice governor. Mahirap, Tito Boy. Mahirap dahil? Kasi marami expectation yung tao sa'yo. Pati yung kung paano ka magsalita minsan, paano ka kumilos. Kailangan, parang obligasyon mo minsan na, alam mo yun, tumulong ka na, tumulong. Pag hindi mo natulungan, masama ka. And then, may mga iba ko kasing politician na nakaharap na titingnan kanila magmula ulo hanggang paa. Para kanilang magkalba to. Yung ganon, sinusukat ka na nila. Pag hindi ka nila type, hindi ka nila kakausapin. Ganon. So parang feeling ko minsan, basta mahirap, Tito Boy. Paano nakatulong ang exposure mo sa show business dito sa iyong mundo ngayon? Tito Boy, yun nga yung inaano ng iba. Akala nila, porque naging artista ako, sanay ako sa maraming tao, ganon din ako. Ang problema kasi, Tito Boy, di ba minsan sa atin, pagpagod ka na, makikita na yan sa mukha mo, pwede bang wag na muna? Sa kanila, hindi pwede ng ganun. Tama. Kailangan, kahit pagod ka, kahit masama yung pakiramdam mo, hi, hello, ganito, ganyan. So, may ugali pa naman ako minsan, Tito Boy, na pagka hindi ko na kaya masama pakiramdam ko, pagod na ako, makikita mo na sa mukha ko. Mm-hmm. At saka ano ko, yung ilang din ako sa maraming tao, yung totoo, Tito Boy, ilang din ako sa maraming tao na hindi ko kilala. Lumalabas yung ganito kong ugali kapag yan, kasama ko si Mia, si Jolan, yung mga talagang pwede kong ilabas kung ano yung kulit ko. Pero pag ibang tao, wala. Pag medyo pagod ka at saka nagpapakita ka na ng pagod at medyo may pagkairita, to be very honest about it. Ano sinasabi ni Alex? Wala, kasi siya talaga yung, mama, gaganan lang yun, mama. Kaya mo pa? Gusto mo sa sasakyan ka na lang, ganun. Kasi naiintindihan din niya. Naiintindihan din niya, Tito Boy. At saka pag puro English na nga yung usapan, talagang... Walk out. Nilalagnat ako. Bookingan nga tayo. Isang bagay na hindi namin alam tungkol kay Mia and vice versa. Isang bagay na hindi namin alam tungkol sa kanya. Bookingan lang. Mayos ka. Iniisip ko, ang dami, Tito Boy. Yung top of mind. Yung pwede lang sabihin. Takot ako sa'yo. Ano bang... pwede ba yun? Uh-oh. Yung ano... Checking natin. Yung Ale. Hoy! Hindi ba naman sasabihin yung pangalan? Pwede ba yun? Papaalam mo na. Hoy. Okay. Ano? May mga manliligaw yan na... Yung minsan parang... Hindi ko na sasabihin dito. Basta may naligaw yan dati na parang ang gusto pa ng manligaw, naniligaw sa kanya, gusto mo ano... Join ka. Join, ha? Kape, guwapo nito. Join, ganun. May mga ganun. May mga ganun, Tito Boy. O, Mia, ikaw naman. Hindi na tayo lalayo, Tito Boy. May mga... Mayos ka. Mga nanonood. Hindi, meron siya, Tito Boy, yung... Hindi ko alam, hindi naman niya sinasadya. Pero Rita, alam naman niya yung sa sarili niya, kaya kaming magkaibigan kasi parang kaming bobo eh. Uh-oh. Okay. May mga, ipaliwanag mo yun. Hindi, meron yan, Tito Boy, yung... Kunyari, ang tawag... Pero maabilidad kayo pareho. Ang tawag sorry, niya sa... sabi niya, kasi dati Tito Boy siya pa single. Tapos hindi kami nakikipag-date ng kami lang. Uh-oh. Kailangan lagi may kasama. Okay. Kasi parang safety ba, gano'n. Tapos parang check mo nga yung kadate ko, ganyan sabi ko. Saan niya? Samahan mo ako. Sabi ko saan? Sa Alabang. Okay. Bakit meron? Makikipag-bullseye ako. Bullseye? Sabi ko, anong bullseye? Bobo lang. Sabi niya, may kadate ako. Yung pag first time yung mag-meet, in-explain niya pa dito, boy. Oh. First time yung mag-meet, sabi niya. Ginalingan, akala. Brainy daw eh. Pag first time yung mag-meet, mag-bullseye kayo. Sabi ko, baka naman eyeball. Sabi niya, eyeball ba yun? Meron pa siya. Hindi pa siya natapos doon. Pa? Restaurant. Hindi pa rin siya nagpatalo. Yung restaurant, maliit lang eh. Siguro mga 6-8 tables lang kayo dito. Tapos as in, dikit lang kayo. Tapos puno yung resto. Okay. Galing siyang CR. Tapos lumabas siya. Paglabas niya, sakto nanonood ako ng news eh. Nakalagay doon parang bus, nahulog sa Kamuning, chuchu, ganyan.
sabi niya, ay, nakita ko yan kanina, grabe, kawawa yan. Yung bus na laglag sa ano, overfly. Sabi niya. Tapos alam niya, ang lit-lit nung room, tapos lahat ng tao nakatingin sa kanya. So, parang ako yung nahiya na, upo ka. Bakit? Sabi niya, nakita mo ba yan? Nalaglag yung bus sa overfly? Ganun kalakas yung boses niya. Sabi ko, hindi overfly yung flyover yung flyover. So, dadaan sabi niya, oo nga, flyover na. Hindi, meron pa tayo. Minsan, Tito Boy, meron kaming ginagawa dati. Kunwari may naniligaw, papacheck muna namin. Pag hindi namin type, umaarte kami. Kunwari, iiyak ako, ang sakit ng ganito ko. Ay, emergency sa bahay, blah, blah, blah. Para lang matakasan namin. Umaacting-acting. Oh my God. Kasi minsan parang, like a date, first time mag-meet, pag ano. Tapos parang nagaganyan na kami ng paa. Parang, emergency na. Tapos, CR lang ako ah. CR. Chika-chika, tapos babalik. Kailangan ko na umuwi. Never ganon. Eksena na namin. No, pero the best thing about you girls is that you have remained friends. I mean, napakaganda ng pagiging magkaibigan at magkakasama pa rin kayo. Yes.